binabasa ko po yung komento po ni Senator Grace po na sa move on, move on. Ang tila ang dating wag muna mag-move on. Dapat daw parang sinisisi pa kayo sa magiging fate o yung kapalaran nitong mga empleyado nila. Ano po ba masasabi nyo dito na lagi kayo may kasalanan kaya ang mga mawawalan ng trabaho? Ano pong inyong komento dito? Ang matagal ko nang sinasabi kasi dapat yung mga kababayan natin huwag ang sisihin yung hatol namin. Dapat siguro ang sisihin nila yung ABS-CBN dahil sa kung nilagay nila sa tamang kalagayan, sa tamang pagpotakbo, sa pamagitan ng pagsunod sa lahat ng patas na umiiral, hindi naman siguro nalagay sa kanyang kalagayan ang ABS-CBN. Lalong-lalo na sila, dapat they should have served as a model. Kayo ang pinakamalaki, kayo ang pinakamatagal. Isipin mo, grade 1 pa lang ako, ewan ko kung inabot na ni, hindi niyo inabot si Johnny De Leon. 1960s pa yun. Sa tagal ninyo at sa laki ninyo, di ba dapat naging modelo kayo? Yes. Ano yung pinakita nyo sa sambayan ngayon? Modelo kayo ng pagpapaluso. Modelo kayo ng lahat na lamang ng pandaraya na kaya ninyong gawin. Kawawa naman ang pamahalaan natin. Kung hindi ba kayo, kasama namin nga si Kong Mike Defensor at nagkaroon po ng isang insidente doon sa kanilang subdivision kung saan meron mga tao, ilan lang naman, actually hindi naman gano'ng karami, no? Parang less than 10 yata ng mga kotse no, na pumunta sa may bahay niya, nag-noise barrage, bumusina ng bumusina. Kayo po ba, hindi pa kayo nagiging biktima, wala pa pong nangaharas sa inyo. Sa Facebook, wala naman mga haras sa inyo sa social media. Kasi wala naman kayong Facebook. Hindi ko kasi alam, wala naman akong Facebook . Kaya siguro, inyo na ako doon. Kung sa noise barrage naman, wala kasi yung mga kapitbahay ko, mga kaibigan ko lahat ito. Baka may mag-noise barrage, hindi na umabot sa bahay ko. Baka ipagtulakan na sila sa labas ng subdivision siguro. Ay, hindi, Kong, wala ngayon. Gagawa na po ako ng page for Senator Movement para kay Kong Marcoleta. Hindi po ako nagbibiro. Ako po at saka siyempre si Mocha po, nagpapatid nga rin ng bati sa inyo si Mocha Uson. Talagang kung kami noon, nangampanya kay Pangulong Duterte ng libre, mga ngampanya po kami sa inyo para sa Senado. Hindi ho dahil sa... Ang ganda ho kasi talaga ng ginawa ninyo. Talaga hong nabilib kami at marami naman po tayo talagang alam na mga senador na hindi ko alam, pinagsisilbihan yung parang naging abogado ng ABS-CBN. Senador ba sila ng bansa natin o senador lang sila ng ABS-CBN? Basta pag nakaluwag-luwag tayo sa COVID, Byron, Carlos, magkapit tayo. Opo, no problem Kong. Ako, dapat talaga pag dumuwag kasi kung hindi po, kailangan bumisita kayo sa akin dito sa Davao. Kasi tatlong buwan na po ako hindi nakakalis dito. Maganda yung Davao. Nakarating ako dyan siguro 3-4 na beses na siguro. Welcome na welcome po kayo pag kayo pumunta rito. Ipagluluto ko po kayo. At magkapit tayo. Alam mo yung gusto kong kinakainan dyan, yung loose kinilaw, kaya lang, sinara na. Nagsara na po, at saka namatay na po si Ma'am Luz. Ay, ganun ba? Opo. Yan ang unang pinupuntahan pagka napunta ko ng Davao Pag hindi po kayo mapunta ng Davao, kung sakali ako yung magkaroon ng pagkakataon na makaano dyan, dadalang ko na lang kayo ng panga, at saka yung mga favorite doon sa loose kinilaw. Panga, yung tuna belly, yung bagaybay, bihod, at saka lahat po ng iba pang mga baka mapasubo kayo, baka may magpadala na sa inyo dyan ng galing sa Luz Quinilao. Kong, salamat sa inyo, salamat sa lahat ng mga pagbati po. Kong, meron lang nagpapaabot na, Kong, baka naman napabagsak nyo yung ABS-CBN, tsaka kayong buong house, baka naman pwede yung Meralco naman ang isunod ninyo, talagang naghihirap na bayan dahil sa Meralco po. Nakalista nga yun, Byron. Isa sa mga priority yata. Nakita ko yung lista. Ayun o, talagang hinihingi nila . Kung isa pang tanong, no? Alam ko naging busy kayo rito at you were very, very busy, visible during the hearings. At dahil nga pati yung mga media natin nakatutok sa hearings na to, mukhang may ibang mga tao, no? Kabilang na rito ang ating alleged vice president. Kasi may kaso pa naman sa alleged pa rin siya na vice president.
na sinasabing wala naman daw kayong ibang inaatupag diyan sa Kongreso. What can you clarify? Pero ito ABS-CBN lang ba talaga ang tinutukan ninyo? Sino yung walang inaatupag kami sa Kongreso? Oo, sabi ni alleged Vice President Robredo. Hindi po masyadong accurate yun kasi kahit na nasa circumstance tayo ng COVID, kung titingnan lang po nila yung mga komite na ginaganap namin sa pamamagitan ng Zoom, kahit na technically nasa naka-adjourn tayo sapagkat alam nyo naman, nag-adjourn na kami ng matagal, pero alang-alang sa napakarami po kasing dapat na ituloy na gawain dahil nga yung nakabinbin na mga panukalang batas, araw-araw po eh, kung susumahin lang nila by Zoom, meron kaming listahan kung anong mga komite ang magsusumat kung anong-anong oras. Madali pong makita yun. Hindi po totoo na wala kaming inaatupag. Hindi po totoo yun. Bakit po kaya nasabi ni ano yon ni Ms. Robredo? Tingin po ninyo, could it be politically motivated or baka naman misinformed siya? Ano po ang ano? Would you care, you know, would you have an opinion? Baka may nagsabi po sa kanya na wala kaming ginagawa. Naniwala agad. Baka napaniwala po siya. Pero tingin ko baka hindi naman ganun ang ibig niya sabihin. Hindi po. Sabi niya, ano, yun po talaga ang ibig niya sabihin. Dapat po eh, mas mga importante bagay na inatupag din niyo. I'm sorry po. Pagka nakausap ko, itutuwid natin yun. Hindi po totoo lang. Hindi naman sa akin lang, kung hindi, lalo na sa mga chairman po na nagsisikap talaga. Araw-araw po may mga Zoom schedule po kami. Sabi ko, kung bay, pwede magbasa lang ako ng ano ng ibang mga message mo rito. Sabi pwede ni Christine Arguelles, this is a warning to all huge corporations and oligarchs. So, sabi ni Odihil, salamat po Pong Marcoleta, God bless. Jay Panganiban, idol Senator Marcoleta. Diba? Salamat, bay. Yes po. Dami. Diretso-diretso, pare. Oh, hindi nga na nakasiyaw si Banat Boy at saka si ano. Hindi, Kong, alam nyo, ito, Carlos, ha, napansin ko lang kay Kong. Hindi siya ano, no? Yung, di ba, yung parang si Presidente talaga. Si Presidente po kasi matapang pag nagsalita, pag nasa, pag ano. Pero pag na-meet mo in personal po, napaka malumanay. Parang ganun din si Kong Marcoleta, eh. Matapang siya pag hearing. Pero ngayon, pinapa-comment natin siya dun sa mga bashers. Ang ano eh, ang malumanay, ang hindi siya yung humble na humble ba? Kaya kitang-kita mo talaga eh. Pasensya na ako nga kung talagang nabilib nyo lang talaga kami sa inyo eh. Lamang po. Mas bilib ko kay President kasi pagka sinabi niya, ginagawa niya eh. Yun ang gusto ko kasi sa tao. Siguro doon kami nagkakapareho. Yung basta sinabi niya, makikita mo totoo yung kanyang sinasabi. Wala nang paligoy-ligoy yun. Kidiretsa yung kanya. Pinakamaganda yun eh. Kung tanong ko lang, no? You've been in public service for a very long time in government. Sabi nyo nga, even before that, tumutulong na po kayo sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Would this be the been possible? For example, kapanahonan ni Noynoy, no? Or any other president, baka sabihin natin, pinupolitika, but any other president aside from the President Duterte, do you think itong decision na ganito against ABS-CBN or a company na ganito kalaki, do you think na may chance rin po ito? Sa kanila, halimbawa? Oo, kunyari ibang dispensation ngayon, ibang administrasyon ngayon at ayan, may hearing. Do you think na parehas ang magiging resulta? Iba-iba kasi yung naging sirkumstansya, Carlos. Halimbawa, nung panahon ni Pangulong Noynoy, ako naniwala akong napaka-imposibleng ilusot namin yung RH Bill na naging batas. Opo. Malaki ang kanyang nagawa. Ako, binibigyan ko siya ng malaking kredito. Kasi kung kami-kami lang, napakalakas ng simbahan para durugin niya yung RH Bill. Ako, isa ako sa sumama dun sa RH Bill sapagkat sabi ko nga sa'yo, urban puro ng aking sektor. Napakarami ng mga anak nila kasi wala silang magamit na mga contraceptives, mga pamamaraan para ma-regulate nila. Ibig sabihin, ma-manage nila pati yung
dami ng pamilya na kaya nilang itaguyod. Kaya doon ako sumama. Ngayon, sa panahon ni dating Pangulong Pinoy, sasabihin ko na may credit siya doon sapagkat kung hindi siya matatag na tumulong para yun ay may isa batas. Palagay ko hanggang ngayon ay wala tayong batas tungkol sa reproductive health. Pero yung ABS-CBN franchise at the time, kung bakit hindi na ipasa? I mean, supposed ewan ko, kasi kung gusto nilang ipasa noon, nakita mo naman nung panahon ng ang speaker, si Speaker Belmonte. Uh-huh. Nandun ako, 15 Congress eh. Mag-graduate na ako noon eh. Sa 15 Congress, natanggal namin yung ombudsman. Mm-hmm. Ganun ka-influensya ang panguluhan noon at ang speaker. Natanggal nga yung Chief Justice, mm-hmm. Justice Corona. Kaya kung gusto nila na isulong yung prangkisa ng ABS-CBN, hindi naman imposible yun. Napakaliit na bagay siguro. Mm-hmm. Kaya lang, baka providential, baka sinadya talaga na dumating sa panahon ni Pangulong Duterte. Sapagkat ngayon lang siguro nila makikita na hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi noon, maaaring na minaliit nila yung administrasyon ni Pangulong Pinoy at maaaring pati Pangulong Gloria Macapagal. Layaan mo, mahaba pa naman yan. May papanalo naman natin ang gusto nating kandidato. Tayo mamili ng panahon. Kung kailan natin gusto, sapagkat malaki tayo. Basta ako, basta kami kong number one sa listahan kayo ha, sa Senado. Pasensya na, pero hindi ko talaga pwede. Huwag na ko kayong tumakbo sa party list. Senado na po, ha? pinilit si Kong. Kapit tayo, Byron. Apo. Balikan ko lang yan. I mean, that's a very important point to sinabi ni Kong. Kasi ngayon, ang bumabatikos sa Kongreso, kay Kong Marcoleta, sa presidente, no, sa gobyerno na pagpatay ng ABS-CBN daw, no, or pagpatay ng Press Freedom ay actually yung mga taong may pagkakataon na sana tinapos na nila ito nung sila ay nakaupo. 'Di ba? I mean, kung tama po ako, si Robredo ay kasama po ninyo sa 15th Congress. Hindi siya kasali, 16th Congress po pala. Sa 16th Congress at doon rin mismo pwede sanang tinalakay itong issue na ito. Ngunit hindi nila tinalakay. 'Yun na nga, providential kasi kung tinalakay doon, dinabigyan sila ng 25 years. Maghihintay ka pa ng 25 years para pag-usapan natin uli. Pero ibig ko sabihin po, wala kang kumbaga ano yun, kung sa ano ba, stopel dapat, di ba? Kung hindi ka nagsalita noon, kung sa kasal pa, forever hold your peace, wala kang ginawa noon. So ngayon, magre-reklamo ka dahil ito nangyari. Ay sasabihin lang, bakit hindi nyo inayos? Gusto nyo palang ayusin, bakit hindi nyo inayos? Ngayon, nagre-reklamo kayo. Hindi nga, mukhang ang nangyari, makapaghihintay sila. Pwede silang namili. Ayun, para sa akin, providential dahil kung halimbawa nailusot nila noong let's say 14th Congress, paano natin na-correct yung na napakarami palang paglabat? Wala naman ako noong 16th Congress kasi dahil graduate na ako noon. Nakabalik ako 17th Congress, panahon na ni Pangulong Duterte. Tama. Buti na lang po at nagkaroon tayo nitong hearing na to. At saka actually hindi lang po sa hearing, no, to be honest po, hindi lang po sa hearing. Because a hearing is a hearing is a hearing. But a hearing with a Congressman Marcoleta is a different matter altogether. Dahil po nandun kayo, tingin ko yun yung naging sabihin na nating eye-opener sa ating maraming mga kababayan. Pero Kaloy, Byron, meron din tumulong sa akin. Nakita nyo rin naman sila, di ba? Opo. Marami nga po ang iniidolo po ng bayan ngayon. Ikaw, si Kong Mike Defensor, si Kong Boying, si Kong PD Barzaga. Na sa totoo lang po, marami nagulat kay Kong PD kasi nung umpisa hindi naman alam na magiging ganun rin siya kainit, di ba? Si kasi, meron akong sasabihin sa inyo. Kasi ang bungakala nila, nag-usap-usap kami. Hindi totoo yun.
Nagpapakiramdaman nga kami. Ako lalo na, nung ako ang pinili nila na ikaw naman kasi yung pinagmulan ng interpellation na medyo parang may sustansya sapagkat parang na-cover mo yung karamihan. So ikaw nang napili sapagkat ang gusto ni Speaker, sabi niya, ibahin natin yung mechanism para kumbaga mag-join ng issues. Yung preliminary statement ng ABS-CBN at saka ngayon yung preliminary statement nung kabilang panig. Ikaw ang napili, sabi niya ganun. So meron kang 12 oras para gumawa ka ng preliminary statement mo. Kasi wala tayong magagawa, tungkulin natin yun. Ano ka ako ang hangganan nito? Aba hindi, lahat ng basta kunin totoo lang. Aka ko na, yun ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Basta totoo lang, patas, at saka comprehensive.